So, pag nagbebenta ho kayo sa mga kapwa nyo Pilipino, ang tawag ho kasi doon ay local sale. Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Maganda po yung topic, how to record a local sale of VAT registered. So, pag nagbebenta ho kayo sa mga kapwa nyo Pilipino, ang tawag ho kasi doon ay local sale. So, para sa mga accountant bookkeepers at sa mga taxpayer na hindi makapag-afford ng accountant bookkeeper, eh, sinasuggest ko is gamitin po ninyo itong itinuturo ko sa inyo. VAT accounting po ito. So, sa VAT accounting, ang tinuturo po natin is yung pong number 2, and then turo rin sa inyo yung withholding tax accounting at sa yung income tax account. Kailangan nyo hong maging member ko para makumpleto ho yung inyong training. Ito po ay walang bayad. Ang layunin ho natin ay maintindihan ho ninyo yung tax code. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ho ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan, ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila, kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot. At hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood. At paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin,
Willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. Sa mga linear thinker, ang entrada ho sa pagbebenta sa isang lokal na market, ide-debit nyo lang po yung cash corresponding sa perang natanggap nyo at i-credit nyo yung VATable Sales Receipts Private. Ayan po. Ito pong VATable Sales Receipt Private na accounting title, yung cash din is accounting title yan. Itong VATable Sales Receipt and Private, accounting title do yan, ay kinuha ko natin sa 2550Q. At yan ay makikita nyo dito sa number 15. Napakasimple ho. Kung ano ho yung nasa tax return, yun na rin ho yung inyong accounting title. Now, para dun sa mga expert, ayan, yung mga bookkeeper accountant, na mga expert na individual, ito po yung accounting title na ginagamit nila. Dine-debit din po nila yung cash, parehas lang, sa mga linear thinker. At i-credit naman niya yung VAT private. Kung napansin nyo, umikli. Okay? VAT private lang ho ginagamit niya to correspond dun sa item number 15. Kaya ginamit ho natin yung private dyan para ma-identify siya na hindi ka nagbenta sa gobyerno. At ginagamit natin yung VAT dito para i- separate siya sa ibang klase ng tax types katulad ng withholding tax at income tax na may sarili hong accounting title or chart of account. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Bago tayo magtapos, please be my sponsor or subscriber. Peace and happiness be with you for life. Thank you very much.